Hello guys, ngayong araw na ito, gagawa po tayo ng meatballs with rice. So bago po ang lahat, pakisubscribe po ako sa aking channel sa YouTube, Grace Chavez, My Daily Life. So kailangan po natin yung mga sangkap o ingredients. Karni po or beef mince, 1 onion, 3 cloves of garlic, 1 egg, 1 1/2 tablespoon of flour, cooking oil, parsley, dried or fresh, dried rosemary and dried thyme, pepper and salt, salsa, tomato sauce, yung sauce po natin. So ngayon po, maghihiwa po ako ng onion. Ito po ang pinakamasakit po kasi wala, nakakaiyak po siya kahit hinuhugasan ko na po. So, hiwain po natin siya ng maliliit na cubes. Ay, masakit na po yung mata ko. Nakakaiyak po siya. Yan daw ata ang sabi nila. Dinidikit. Pumipikit-pikit na po yung mata ko kasi ang sakit. Iiyak na po talaga. Nagdagan ko po yung beef mince kasi po yung iba po frozen po. So pina-defrost ko po sa microwave. So ayan na po, ilagay po natin yung onion, ihalo po natin siya sa beef mince. Ngayon ko lang po siya na magtitira po ako ng 1/4 ng onion para po mamaya sa sauce po niya.
Babalat na po ako ng garlic. Lagyan din po natin siya dyan. Actually, marami pa akong garlic. Hindi pala tatlo. Ay, mas masarap daw kasi pag marami. Ayan. Tatlo pala yan dyan. So, tatlo din po yung igigisa ko po mamaya. Po, haluin ko po siya. Nilagyan ko na po siya ng itlog at saka yung 1 1/2 na tablespoon na flour po. So, ihalo po natin. So, ngayon po, gawin na po natin siyang magbilog-bilog po na mag-balls na po tayo. Ball, gawa po tayo ng balls na maliit. Magbilog-bilog po ng maliit na beef.
mag-start na po tayo ng pagluto. Mag-fry po tayo ng fry po natin yung meatballs. Huwag po natin siya masyadong fry. Kasi po pag matigas na po siya. So, kailangan kunting brown lang. Okay na po siya. So, maglagay po tayo ng kitchen paper towel para po yung maabsorb po yung mantika po niya. Kailangan po natin siyang halukayin o haluin para po yung lahat po ng side ng meat ay magiging kulay brown po. Ito lang panghuli natin.
natin po mag lagay na po tayo ng olive oil para po mag-gisa po ng onion at saka garlic. At saka yung pasata tomato sauce. Yan po siya. So, kailangan po natin gisa yung onion para maging kulay brown po siya bago po ilagay yung sauce natin. Naging kulay brown na po siya. So, pwede na po natin ilagay yung sauce. So, ito po, isa rin po sa mga paborito ng mga alaga ko para po sa hapunan nila. So, ayan na po. Nailagay ko na po yung meatballs natin. So, haluin lang po natin siya. At pagkatapos po, lagyan po natin siya ng pepper at saka kunting asin po, salt. Nilagyan ko pa po ulit siya ng mga dry leaves na ingredients natin kanina. At pagkatapos po, ngayon magluluto na po ako ng rice. Magsasain po ako ng kanin. Medyo na parami po yung lagay ko kaya binawasan ko po. So kailangan po natin ng 40 minutes.
kailangan po natin siyang ipakulo po yung meatballs po natin ng 40 minutes sa mahina na apoy po para hindi po siya masunog. So yan na po yung sinain ko na bigas. Yan, kumukulo na po siya. So kailangan po natin siyang halokayin. Kailangan po natin siyang tingnan po sa baba, baka po kasi masunog. Tingnan, halokayin po at saktakpan po. Yan. So ayan po, luto na. Luto na rin po yung kanin ko. So magpe-prepare na po ako ng dinner. Dinner po nila. So ayan na po. So magpe-prepare na po ako ng dinner ng mga alaga ko. Enjoy po sa pagpapanood sa cooking show ko. At please po, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po at mag-like po ng video ko. Grace Chavez at My Daily Life. So, ayan na po. So yung isang part po ng so yung isa pong alaga ko ayaw niya pong ihalo sa rice yung meatballs, pero yung isa po gustong gusto niya pong ihalo yung meatballs at saka yung rice. So kanya-kanyang desire po kung paano nila kakainin to. So guys, maraming salamat sa panonood at sana po patuloy niyo po akong suportahan at panoorin. Thank you po and God bless po sa inyong lahat.